Magandang hapon, narito ang magiging lagay na ating panahon ngayong gabi, bukas at maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So ipakikita muna natin yung latest satellite animation. Yung low pressure area sa silangang bahagi ng Luzon ay tuluyan na ngang natunaw at humalo na sa Amihan at sa tail end ng cold front. Samantala, ang low pressure area naman sa kanlurang bahagi ng Palawan, inaasahan tuluyan ng lalabas ng PAR ngayong gabi, subalit maapektuhan pa rin ang Kalayaan Island. Dito naman sa labas ng PAR, isa namang low pressure area na tinatayang nasa layong 1,490 km silangan ng Mindanao ang makakapekto sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong gabi. So generally, asahan ng mga kababayan natin dito sa Batanes at Babuyan Island, dahil sa Amihan, may mga mahinang pag-ulan pa rin ngayong gabi. Yung pinagsamang epekto naman itong trough or extension ng mga nakikita nating low pressure area at ang tail end ng cold front ay magdudulot din ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, sa lalawigan ng Aurora, sa Bicol Region, sa Kalayaan Island, sa buong Visayas at maging dito sa Caraga, Davao Region at Northern Mindanao. Sa natitirang bahagi na ating bansa, asahan po ang generally maaliwalas na gabi, subalit may chance rin ng isolated rain showers or thunderstorms. Bukas naman, maapektuhan pa rin ang Northern Luzon at ang lalawigan ng Aurora ng tail end ng cold front at ng Amihan. So asahan pa rin ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa mga nabanggit nating lugar. Sa natitirang bahagi ng ating or ng Luzon kasama ng Metro Manila ay patuloy nga yung improving weather condition maliban lang sa ilang pulupulong dagli ang pag-ulan o mga pagkidlat at pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi. Sa buong Visayas naman at sa Davao Region ay isaan na maulap pa rin bukas, kalat-kalat ang mga pag-ulan at may chance rin ng ilang isolated thunderstorm. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, mainit at malinsangan ang panahon pero may chance ng mga isolated thunderstorms. Dahil sa umiiral na Amihan, meron pa rin po tayong nakataas na gale warning. So itong bahagi ng karagatan na ito na nakapula, yan po yung mga areas or sa paligid ng Batanes, Northern Cagayan, kasamang Babuyan Island at maging yung mga dagat sa paligid ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, inaasahan na magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari, muna po malawot dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may malit na sakim pandagat. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon at sa Visayas, asahan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan, habang sa Mindanao, magiging banayad hanggang sa katamtaman ng pag-aalon, maliban na lamang kung may mga offshore na thunderstorm activity. Pinakikita naman ngayon sa atin ng Global Spectral Model, isa sa mga numerical weather prediction models na ginagamit ng ating PAGASA forecasters bilang guidance sa pagpo-forecast, yung inaasang wind speed and wind direction dito sa ating bansa sa susunod na 5 araw. Simula po ngayong araw hanggang sa darating na Biyernes at atin pong mapapansin, no, dito sa Northern and Central Luzon, posibleng lumakas yung Amihan. Makikita natin yung color green ay umabot nga dito sa bandang bahagi nga na Central, maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Ibig sabihin nga niyan ay yung panibagong bugso ng Amihan na inasa natin magsisimula ng Miyerkules, yung epekto nito ay posibleng ang umabot sa ilang bahagi pa ng Southern Luzon area. Samantalang binanggit nating low pressure area, at the moment hindi po natin inaasahan na papasok ng PAR, pero posible nga maapekto sa ilang bahagi ng Mindanao area sa mga darating na araw. Tuluyan namang inaasahan na lalabas na nga or lalayo ng ating bansa itong low pressure area sa kanlurang bahagi ng Palawan. Sa pagbugso ng Amihan or panibagong bugso ng Amihan na inaasahan natin sa darating na magsisimula sa Miyerkules, ay asahan din ang pagbaba ng temperatura, particularly the we're expecting colder early morning temperatures dito sa Northern Luzon area, ilang bahagi ng Central Luzon at posibleng ang umabot sa ilang bahagi ng Southern Luzon kasama na dyan ang Metro Manila. So asahan po natin yung scenario na yan ngayong darating na week sa pagsalubong natin sa panibagong taon. And so far, ang assessment natin ngayon, bagamat walang bagyo, yun nga, Amihan at yung low pressure area, posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi na ating bansa hanggang sa pagsalubong natin sa unang araw ng bagong taon. Sa ating 3-day weather outlook, kanina pinakita natin yung weather sa Metro Manila ngayong gabi at bukas. Ito naman pinakita natin yung simula sa Miyerkules hanggang sa darating na Biyernes. Mapapansin natin na generally improving weather or generally fair weather condition, pero may chance na mahinang pag-ulan na dulot ng Amihan. Subalit dito sa Baguio City, dahil binanggit nga natin, posibleng mag-start ng Miyerkules, yung bugso ng Amihan, asahan na for the rest of the forecast period ay maulap, may mga mahinang pag-ulan na dala ng Amihan. Sa Legazpi City naman, posibleng ang combination ng bugso ng Amihan,
Mabubuong panibagong tela ng cold front ay magdudulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan, ilang pagkidlat at pagkulog dito sa nabanggit nating lugar hanggang sa darating na Biyernes. Samantala sa Cebu naman, patuloy nga ay mainit at yung maulap na kalangitan at maulan, ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog for the next 3 days. Habang sa Davao naman, maulap pa rin sa darating na Miyerkules, subalit improving weather pagdating ng Thursday at mainit na panahon nga, malinsangan sa Friday, pero may chance rin ng isolated thunderstorm during the last 2 days of the forecast period. At ang araw naman ay lulubog mamaya alas 5:36 ng hapon at sisigat bukas ang alas 6:20 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.